Yo, what's up guys, no? So ngayon naman guys, tuturuan ko naman kayo kung paano natin mapapakinabangan pa yung mga router nating luma na disconnection na, disconnected. And then, gagawin na siya external. Kunyari, pwede natin gawin siyang external wifi. So, paano nga mangyayari yon? Ito na guys, bibigay ko sa inyo ang tutorial in 5, 4, 3, 2. Hi guys, so ngayon naman guys, tuturuan ko naman kayo kung paano natin mapapakinabangan pa yung ating mga lumang router. Katulad nitong ito, yan. Disconnected na siya. Yan. Yung lumang router. So, guys, una natin gagawin, guys, is, syempre, sasaksak muna natin siya sa saksakan. Tapos, ito, i-reset natin siya, guys. Sasaksak natin siya dito. Yan. And then, pindutin natin yung press on natin. Tapos, wait lang natin yan, guys. Ayan. Tapos nga pala guys, yung reset button niya nandito ito. Ayan o, reset. Wait lang natin lahat mag ano yung ano niya. Yung kanyang mga ilaw. Mag-on yung pula niyan. Kumbaga may magpupula dyan ng ilaw. Wait lang natin. Ayan, lumabas na yung kulay pula. Nakita yung kulay pula. Then pagtapos yan guys, i-reset na natin. Ayan, pinatay reset ng 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayan. So, wait lang natin siya, guys. Kapag ayaw pa rin, guys. Oh, so, ayan. Nag-reset na siya. Kasi nawala na yung kulay pula. So, wait lang natin yan na bumalik yung kulay pula na ano? Na kulay pula na ilaw. So wait lang natin yan guys. And then kailangan din pala natin ng syempre LAN cable. Ayun o, ganito. Yung LAN cable na ganito guys, kailangan natin to. So ayun siya guys, nagreboot na siya. Ayan, nag-on na yung cellphone tsaka yung LOS. So eto lang guys, kailangan natin ng LAN cable. Isasaksak lang natin dito sa LAN 1, kahit anong LAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, pero mas okay kung LAN 1 lang siguro. Lalo na sa PLDT. Pero ngayon, globe gagawin natin yan. Basta guys, LAN 1 lang, LAN 1. So, yan. So, kapag nakabit na natin yan sa LAN 1, ilapag na natin siya dyan. Yan. So, ayan. Nakakabit na siya lahat. Ito namang kabilang dulong LAN is dito sa ating laptop para ma-detect niya. Wait lang, check natin. Ayan. And then guys, pagkatapos nyan, na-connect natin siya guys. Pumunta naman tayo sa network settings. Ayan, network status. Ayan. And pagkapunta natin sa network status, punta tayo rito sa baba. So, change adapter option. So, ayan guys, na read na yung modem natin. So, yes lang natin tong network. Kapag na-read na ganun guys, pwede natin i-close tong ating network. So, ayan. So, mag-open na tayo ng Google Chrome. Tapos, wait lang natin guys na mag-open yung ating Google Chrome. And then, ang pinaka IP address ng Globe modem ay wait lang natin guys at naglo-loading pa. Ayan. 192.168.254.254. So, enter lang natin yan guys. Wait lang natin guys hanggang sa ma-detect niya yung ayan. So, nandiyan na tayo sa Globe Setup. So, dito tayo sa Globe Setup, guys. Ayan, Globe Setup. Ayan, and then, pupunta tayo ngayon sa Setup. Ito, Setup, guys. Tapos, ang default niyan, guys, is User, and then User. Ayan, press User. And then, login natin.
So ayun, hindi pala user. Try natin admin. Admin or admin. Kasi yun yung mga kadalasan eh. Try natin. Ayan. Login ulit tayo. Alam ko hindi pa rin papasok yan. Yun, hindi pa rin siya pumasok guys, di ba? Dahil ang username at password ng mismong IP port ng Globe ay nasa ilalim ng modem. Ayan o. Ayan siya o. Ayan o. Nakita nyo ba? Ayan. Ang lalagay nyo ngayon guys ay user. Ayan o. User. User. And then, yung password niya is tattoo at home. Aha. Punta lang tayo sa password, lagay natin tattoo and tattoo at home. Ayan, lagay natin guys, isa tattoo at home. Ayan, and then login lang natin. So ayan guys, pumasok na, di ba? So ayan lang yung username niya and password, nasa ilalim. So kapag tapos niyan guys, ibalik na natin yung ating modem. Ayan. And then, no thanks lang natin to. So yun guys, nakapasok na tayo sa ating pinaka-portal niya. So guys, pupunta na tayo dito sa advanced configuration. Sa advanced configuration guys, wait lang natin. Ang babaguhin lang natin dito ay yung ating, unahin na natin syempre yung WLAN. Sa WLAN guys, andito yung mga SSID. Yan, wait lang. Iyan natin. Oops, yan. Yung SSID guys, ayan. Pwede nating ibahin. So, ito yung SSID niya. Ayan. SSID, babaguhin lang natin. So, ayan. Kahit anong ilagay yung SSID dyan. Kunyari, wala. Ayan. Walang Wi-Fi. Walang Wi-Fi. Ayan. Yan yung SSID. Ayan yung makikita ng cellphone nyo. And then, pupunta naman tayo ngayon sa baba. Eto guys, tong 32 na to guys, ay yung maximum capacity na pwedeng kumunik sa router. Kaya niyang i-handle. And then guys, sa baba pa, may kita naman natin dito yung WPA. Ayan. Pwede kayong mag-open kung gagawin nyo siyang AP sa mga nagpipiso Wi-Fi dyan. Or pwede nyo rin namang lagay ng password. So, ayan. So, eto, kung malalagay nyo ng password, wag nyo nang galawin to. Pati to, wag nyo nang galawin. Ang galawin nyo na lang guys ay eto. Etong pre-shared o yung password nyo. So yun guys, pwede nyo lagay ng password dyan. Kunyari lagay natin username. Ayan yung pinaka-password nya. And then, baba pa tayo guys. Pwede na natin yang i-apply. So tapos na tayong mag set up sa ating 2.4 gigahertz yan guys. And then, sunod naman ay 5G basic network na tayo. Dito. Kasi itong advanced na to guys, huwag nyo nang galawin yan. Dito tayo sa 5G basic network. So, ayan. And then, dito naman guys, ganun ulit. SSID. Walang Wi-Fi, 5G. Yan. Walang Wi-Fi, 5G. Yan. 5G lagay natin. And then, punta ulit tayo dun sa may pre-shared WPA. So, dito yan guys. Ito. And then, baguhin ulit natin yung password ng Wi-Fi. So, ang lalagyan natin ay username ulit. Pares na lang natin. And then, apply. Ayan, guys. Tapos, guys, pagkatapos naman yan, sa may WLAN, ang sunod naman natin gagalawin dyan ay pupunta na tayo dito sa LAN configuration. Taas, yan. Sa LAN configuration, pupunta tayo dyan. And then, dito sa IP address, wala na kayong gagalawin dyan. Ang pupuntahan na lang natin ay etong DHCP server. So, ayan. Ang gagawin nyo lang dito guys ay etong tatlong nakacheck na to, tanggalin nyo lang yan. So, ayan. And then, kapag katapos nun, apply lang. So, yun. Kapag katapos nating ma-apply yun guys, pupunta naman tayo ngayon sa DHCP server configuration ng version 6. Ito naman yung DHCP ng 5G.
Kasi itong isa na DHCP server lang, ang version nito is version 4. Ito naman version 6, 5G naman yan. So dito guys, makikita natin, enable DHCP server, uncheck lang natin yan. And then, okay lang natin. And then, mawawala na siya. Pagkatapos nun guys, apply lang. Yan. So, kapag katapos natin i-apply yun guys, ganun lang. Tapos na ang ating system program. So, depende naman sa inyo kung gusto nyo na lang baguhin yung user admin. Para baguhin yung user admin guys, pupunta lang kayo rito sa may system management. Yan. Yung old password, lalagay nyo. Tapos yung new password and then apply. So, ganun lang guys. Kadali. Check muna natin kung andito na yung ating SSID. Yan. Double check natin kung makikita natin. Ang nilagay natin kanina ay yung walang wifi. So, eto guys. Walang wifi. Na-detect na siya. So, nga pala guys. Pwede nyo isaksak sa kahit anong LAN port. Kahit anong LAN port niya. Either 1, 2, 3, 4. Pwede nyo gawing extender to guys. Pwede rin naman na, di ba, extend nyo to sa isang bahay nyo. Tapos saksak nyo ulit dito. And then another router na naman yun. Pwede yung ganun guys. So, ganun lang guys. Sana nakatulong yung ating tutorial tungkol dito sa ating external globe at home wifi. So, ngayon guys, yun lang. Salamat sa inyong lahat.